nabuang konsepto ng film ko na Isang Buwan sa Banyagang Kalawakan dahil gusto kong i-explore yung parte ng pagkatao, personalidad ng isang tao na tumatalakay sa paraan ng pagpapahayag ng damdamin. May character ako in mind, tapos iniisip ko na kung anong gusto kong maging ending niya or kung ano yung patutunguhan ng character. At nagamit kong instrumento ang narrative genre para hayaan akong hulmahin yung mundo ng karakter upang mapunta siya sa end goal niya. Ang naisabihin ng pelikula ko ay may mga pinagdadaanan tayo, lalo ng mga bata tayo, na humubog sa kung paano tayo ngayon. At mahirap na yung baguhin. Pero ngayong kaya na nating magpasya para sa ating mga sarili, may kakayahan tayong wasakin yung mga aspeto ng personalidad natin na pumipigil sa pag-grow natin as people. At isa pang gustong i-highlight ng pelikula ay ang damdamin ng tao ay complicated, hindi lang black or white. Pwedeng maghalo ang tuwa at kalungkutan at kanya-kanya din tayo ng paraan kung paano ito iproseso, ipakita o ipadama. Sa tingin ko po, yung angat o yun na nga yung kakaiba po sa pelikula ko ay yung paggamit ng tula. Dahil sa pelikula ko, yung main character ko, wala talaga siyang dialogue. So, lahat ng mga nararamdaman niya, malalaman lang natin sa tula. Tapos, sa tingin ko, dahil iba yung dating ng tula sa audience, parang hindi lang siya straightforward na emotion. So, mag-iisip talaga yung audience. At may ibang naidudulot to sa emosyon ng manonood. Sa Isang Buwan, gusto ko talaga na may naiibang treatment bawat aspeto ng pelikula. So, sa script o sa kwento, ang ginawa ko, imbis na dialogue yung sa character, naisip kong idaan sa tula yung mga naramdaman ng character na si Lex. Dahil sa kawalan niya ng dialogue, hinayaan ko na yung mga tao sa paligid niya, yung nagkwento ng buhay niya. So, halimbawa yung mga dialogue ng mga tao sa paligid niya, doon tayo nakakuha ng idea kung ano yung nangyayari sa kanya. Tapos, sa sound naman, since wala ngang dialogue yung actor, doon sa sound, nilapatan ko siya ng tula. So, yung specific sound treatment na nasa script, halimbawa, gusto ko sa script na narinig yung watch ng character o yung sound parang fade in, fade out o nakakabingi, ganun. Tapos, sa acting naman, ayun nga, dahil walang speaking lines, puro body language ang panlaban sa arte. So, ang specific na gusto ko sa pag-arte ay dapat nakikita sa mukha ng actor yung controlled emotions. Dahil nailalabas nga lang niya ito sa pagsulat ng tula, ayon doon sa kwento. So, kumbaga, parang looming yung emotions, pero tinatago niya. Kaya halos buong film, parang wala lang siyang emosyon, pero binubuhos niya yung lahat sa pagsulat. At eventually, sa pag-progress ng narrative, makikita natin kung paano siya magbabago nung mga events na mangyayari sa buhay niya. Unang-una, sa script development, nahirapan ako sa kung paano establish yung backstory ng character without saying too much. Kasi yung character ko, may kwento na siya, simula bata pa siya, tapos hanggang sa na-establish siya yung pinagdaanan niya lahat na yun, nag-manifest sa mga actions ng character. So, may buo siyang kwento. Tapos nahirapan ako na kung paano ko ilalagay yung buo niyang kwento nang hindi siya masyadong mahaba dahil nga maikling pelikula lang ito. So, gumamit ako ng mga flashback, yun nga yung daydream, para yung isang eksena na yun, dun na-condense lahat nung, kumbaga, kung ano nangyari sa kanya nung bata siya. Sa casting po, bale, yun nga, since yung main actor ko, wala siyang dialogue, so ang kailangan talaga sa kanya is yung body language and facial expression. So, dapat yung character mismo na isa puso niya o na-embody na niya. May naging problema lang ako sa casting. Parang naisip ko na lang siya after nung nag-shoot na parang
sana pala yung ibang actors, parang hindi ko na lang sila kinuha as professionals kasi parang hindi naman din masyadong malaki yung role. Pero in terms of performance, sa tingin ko, na-deliver naman yun nung nakuha kong actors. And I think tama yung decision ko and they're fit for the roles. Sa cinematography naman, yung treatment ko doon, may isolation doon sa character o doon sa main character na si Lex. So, kung mapapansin, ay mag-isa lang siya lagi sa frame. Tila malayo sa mga tao at may sariling mundo. Kung may mga tao naman doon sa frame, parang out of focus, ganun. Pero ulit, eventually, matututo na rin siyang mag-build ng relations with people. At doon sa mismong frame, hindi na siya isolated. And pahabol na in terms of storytelling, naglagay din ako ng maikling flashback o parang daydream ni Lex para ma-establish yung background ng character. So, para sa akin, importante ang part na yon sa buong kwento dahil na-reinforce nito ang personality ng character. Sa production naman, ang mga naging challenges, mainly time constraints talaga ang naging problema dahil nawala ng oras to shoot some sequences kaya na-limit yung decisions, lalo na for some sequences. Sa location din, kinailangan namin magmadali kasi nagsasara yung office na lock. So, yung PD department, nag-set up pa sila ng private office sa bahay dahil lack of time to shoot sa naunang lock. So, ayun, sa paggawa ng pelikula, sa script pa lang, dapat detalyado na to. Dapat kilala mo as a filmmaker yung character mo na parang totoong tao siya. At sa production naman, hindi may iwasan yung mga problemang mahirap na i-control. Dapat lang as a director, naisapuso mo yung kwento mo para mabilis mag-isip pag kailangan mag-troubleshoot or halimbawa kailangan magtanggal ng sequence at para mabilis na rin yung mismong flow ng shoot. Huwag din matakot na sumubok ng mga kakaibang treatment na tama or sakto para sa gagawing pelikula. Sa pelikula ko kasi talagang ginusto ko na magkaroon ng kakaibang treatment sa bawat aspeto. So, huwag din matakot na mag-experiment or sa mga concept, huwag matakot na i-develop kung ano yung mga nasa isip at ilabas yung creativity. May unang beses ang huli mong pagsimot sa natitirang boteng pansapat sana sa kulang. Hiling pangano ay huwag munang maubos sa tilapag. Ang babasaging sana'y kinapitan pa ng mas matagal. Mga boteng natabig at wala nang ipapatak. Huwag na lang natin muling isalansan. Iyon na una at tanging beses. Have you always wanted to write? Anyway, you will hear from us if you are qualified for the final interview. If you don't, then that means you are not accepted. Thank you. Ang huling beses. May buwang di kayang abutin ng kahit sinong astronota.
at walang hintong paikot-ikot lang sa bakanteng kalangitan. Hanggang kailan kaya mananatiling buwan? Dito sa Banyagang Kalawakan. Anong kahon itong sinusubukang pasukin? Mistulang tahanan sa mumunting kahong kumpol ng mga padala mula ibang planeta. Dikit-dikit at kakambal sa isa't isa. Uy, welcome to your first day. Miguel nga pala. Lex, diba Lex? Nice to meet you. Kung may ano ka pala dito, kung may kailangan ka, ano, questions, ganun, anything. Ako puntahan mo. May kahit isa kayang doon ako'y magkasya. Ako bahala sa pare. Okay? May kailangan ka. Grabe. Excited na talaga ako sa launch ng bagong libro ni AML. Ayun nga, father-daughter naman daw yung kwento. Daming hugot nun tungkol sa pamilya. Kung ang mundo ay isang kakahuyan, ako'y kawayan sa kaharian ng mga sidar. Uso din mag-break, Lex. Siyang nag-iisa at dahan-dahang tumutubo sa aking tabi. By the way, huwag ka muna huwag ka mag-leave bukas ha. May surprise party tayo. Babalik na daw si Anos, AML. Excited na ako para pakilala kita. Sana'y mag-abot ng sanga kung di man malalim na ugat. Kung ang mundo'y higanteng salamin, ako ngayon'y espasyo sa refleksyon ng iba. Ngunit nakatayo ka sa aking harapan. Di imahin, buong figura. Natutunaw na ba ang mundo sa sikat ng araw? Ay, pare. Ako yung bagong libro ni ano ni ML sa kwarto ko. Doon lang siguro. Ay, ingat ka, baka may mabasag ganun ah. Ang huling beses ay mahinahong lason sa lahat ng unang beses. Sa una mong mga hakbang, ang huli kong pagtapak
sa huli kong kahinaan, ang una mong pagkabasag. Sa huling beses, hihiling ako ng mga unang beses. Parang pagbukas sa bawat nagyayelong bote na nababawasan may lunas sa mapagtanong kong uhaw. Pluma-pluma, sinaid ka man ng sandaang mga trahedya. Iluha mong lahat upang ang susunod na merka, pangungusap na ng ibang istorya. Paglagas man ng bawat pahina ay kalaban sa pagtakbo ng oras. Huwag matatakot sa muling pagsayaw ng mga gamit ng letra. Babalik-balikan kita upang lumikha ng mas magandang musika. Ngunit bibitawan muna para gumuhit sa literatura ng ating katotohanan. Tinta may maubos, bubuhos muli. Papel may mapunit, mapagkakabit pa rin.